I graduated in 2012, so April ako nag-graduate. May may work na ako, 'di ba? Ganun. Sipag-sipagan. So, pero dito naman sa Amerika, nag-start ako mag-work 3 months after ako dumating. So, basically wala talaga akong parang pahinga talaga na mahaba. Kasi mayroon ako ibang mga tropa, pahinga-pahinga pa eh, may mga ganun-ganun. Napagod daw sila mag-aral. Hindi ko din adjust, natawa lang ako, pero sana na-experience ko rin yun. Pero pag ayoko, okay, mukha kasi kong pera. Joke! Hello guys, ayan, good morning. Today is Thursday. Narinig nyo ba? Today is Thursday, March 4. Sunduin ko yung pinsan ni Kat, nandito siya sa baba. Saan ba yun? Ba yun sa oy? Hello! Vlog! Mas pa eh. Hi! Wow! Ang tara! Ay, okay naman! May artista kaming bisita. Hindi po dyan. Wala ka na. Wait. Saan ka ba? Ay, hindi pa gusto. Saan ka? Ako. Okay naman. Sa Marianas kasi ako. Bakasunista yung pega. Ay, ano siya, diba? Hoy! Yeah, dito kami sa Jollibee. Ano? Ay, ano lang. Sige, magsalita ka lang. Ano? Okay. Hello, parang gusto ng burger. Ito yun na lahat. Magutom na kasi ako. So, bakit? Gawin ka lang ako yung B. Ha? Yung B. B? O, di yung B? Kasi may spaghetti. Ah, pwede. Gusto mo ng peach mango. Fries. Gusto ko rin ng fries. Ano ikaw? Ano pang gusto mo? O sabihin na lang natin lahat ang gusto natin. Hello, ang dami. Ito ay nangyari ka sa 200 mong bahay. Hindi ka dati naman tayo. Okay lang yan. Desde que te vi,
que te vi. Buscaba aún así. Dito na po tayo sa ano, sa Nasugbu, Nasugbu. San? Mount Apo. Ayan, welcome to Apo. OMG. Good job to Chicago for giving us a tribute. Well, tribute. Thank you for providing more than enough fish for us. Ay, yung mga ano nila. Ay, shit, totoo nga. No. Ito, nakita ko na yan. Eh. Oh my God. Yan yung ginagamit nila, nila pa, ano, yung paddle. Ano ba tawag? Ito, ano to? Basura daw. Dinamita. Ay. Ayun lang. Oh, many Filipinos wear rubber sandals. When filming, ano, ano. Ah, ito yung flashlight nila. Ang guling, no? Ang guling. Oh, sorry. Quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba aún así. Desde que te vi buscaba aún así. Y por fin te conseguí. Lunch naman tayo tomorrow. So ayun na nga, no? Salamat dun sa mga nanood nung pinuntahan namin sa Shed Aquarium. Ngayon magsagutan na tayo. At bago ang lahat pala sa mga ngayon lang nakakita sa akin dito sa YouTube, ako po si Vince, content creator, YouTuber dito sa Amerika. So ito, nagsasagot ako ng mga kung ano-anong mga comments dito sa doon sa latest video. And if hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and click nyo yung notification or yung bell icon para naman updated kayo pag may bagong video. Salamat. Salamat. Adami. Game. First comment doon sa latest video. Justin Ocampo, first. Unahan ulit tayo. RJ Pinlock, second. Yay, I'm still watching. But parang demonetized tong video. Talaga ba? Pa-check nga nung ano. Pa-check ulit nung video. Alam ko may ads yun eh. So, panoorin mo na ulit. Pero hindi siya demonetized. Bubbles, first. Third na pala. Ano ba? Chef TV, idol, musta na? Watching here. Okay lang, ito. Sa mga nag-aantay, may mga nag-message, bakit daw wala akong upload last week? Oo nga, no? Sorry, ang dami kasing inasikaso, tapos, ang dami lang ganap last week, pero na-document ko naman lahat. So, ito na. Vincent Luis Ocampo,
Salamat sa pagsagot, Sir Vince Tocayo. You're welcome, Tocayo. Julius Lopez, idol, kakapanood ko ng vlogs mo. Napapamilyar na ako sa mga pinupuntahan mo. Share ko lang. Ayan, so, yung pinuntahan kong Shed Aquarium, sana na-enjoy mo, Julius. Jaytan, hi Sir Vince, bagay pala sa'yo maging reporter. Talaga, salamat. But parang ano, nakakatawa kaya ako maging reporter. Baka walang manood kapag naging reporter ako. Hi, it's me. Di ba sabi mo, mag-artista ka na? Lam ko na, papasok ko sa bahay ni Kuya, no? PBB teens, naks, teens pa daw. Wish ko lang. Wish ko lang, teenager. Belated happy birthday, 29. Salamat, hi, it's me. Appreciate it. Grabe, I feel so old. Angelina Herrera, thank you. Emil Santa Ana, soon mag-visit ako dyan sa US. Of the A para kumain ng burger, taco, steak at kung ano-ano pa, tapos balik na ulit ng Philippines number 1. Wow ha, pupunta lang dito para kumain. Next is Edward Mangibin. Idol Vince, new subscriber here pero long time secret watcher. Wow, secret watcher. Salamat Edward. Keep up the group, keep the good work. Keep up the great content, sir, especially Buhay America series. Salamat. Yes, tuloy-tuloy lang, as much as I can. Yun nga, again, sorry, hindi ako nakapag-upload last week. Gusto ko nga sana every other day eh, pero darating din tayo dyan. Question lang, what is your dream job here sa US? Or maybe your next career move? I'm also in corporate finance here in San Francisco. Oh, Bay Area, FP&A. Financial planning and analysis, tama ba? So, I'm curious to know. Ingat palagi, idol. Ingat din dyan sa San Francisco. I'm as Frisco or Bay Area. Ano ba tawag nila dyan? Sanfo ba? Pero mas gusto ko siya tawaging Frisco. Wala lang. Parang, ano, old school. Anyway, ano ba yung dream job ko dito sa US? Kung saan ako nag-work ngayon, hindi ko na siyempre babanggitin. Check nyo lang ako sa LinkedIn. Sinabi ko sa sarili ko na pag pumunta ako ng US, doon ako mag-work. Though, nung una kong dating dito, hindi ako tinatawagan. Pero yun nga, nung na-lay up ako dun sa una kong work. Tapos ngayon, anyway, to make the long story short, nandito ako sa dream company ko ngayon, kaya masaya ako. Kung alam mo yung kumpanya na yun, big company siya, kaya yun, nag-enjoy naman ako. Pero kung tatanungin mo, ano yung, maybe kung next career move ko talaga is sa entertainment. Entertainer pala. Hindi, bata pa lang ako, gusto ko talaga sa showbiz. Hindi ko alam, pero ano, alam yan ng mga tropa ko talaga or mga nakakilala sa akin, mga pamilya ko. Gusto ko talaga sa showbiz, hindi ko alam, pero parang itsura ko, parang wala namang, parang hindi nagsa-stand out, di ba? Parang may nagsabi sa akin, wala daw akong X-Factor. Okay, fine, sige, welcome na nga. Pag ako talaga, nakita niyo ko sa American Idol, or sa Hollywood, wow, joke lang, asa naman. So yun, Edward, to answer your question, sana nasagot ko. Pero kung sa, tawag dito, corporate industry, banking and finance, kung saan kumpanya, anong klaseng trabaho, yung dream job ko, ito na, nandun na ako sa dream job ko. So kung meron ka pang mga tanong, or kayo dyan guys, kung may mga tanong kayo, comment down below. So yun, Bri Chua, present po Kuya Vince. Ano to? May ano? Attendance. Salamat, Bri. Colin Makiling, salamat sa pagsagot, Kuya. Dito kasi sa atin, pag papasok ka pa lang, mukha at amoy pa uwi na. Sobra. Totoo, no? Ang lakas makahulas ng J-Net. Kaya nga dream ko makapag-abroad para no need na ng derma. Ano ba? Ng diamond peel? Just kidding. Kidding aside, manifesting, sooner nandyan na rin ako. Dasal lang. Yun, makakarating ka rin dito. Yun ay kung mayroon ka inaantay. Alam mo yun. So, kung naipaprocess naman na, nakakarating ka rin dito. So, abangers ka lang. Mark Kevin, idol, kamusta na dyan? Thank you sa pagsagot sa comment ko. Opo, ako po yung nag-greet sa'yo sa FB. Oo, alam ko, natatanda ko. Taga Pampanga po ako. Kenny, dakal ka apangan, manyaman, ulam, like sisig, kalderetang bibi, hehe. Sabi ko po, in Tagalog, marami kang makakain na masarap na ulam dito, like sisig at kalderetang duck. Wow, ang sarap, nakakamiss. So ako naman di ako mapili sa pagkain. So yan, babasa ko palang kalderetang duck. Wow. Foie gras, sosyal. Tsaka, sisig. Sarap na pulutan. O sige, hanggang dito na lang, comment na lang ako sa susunod na vlog mo, idol. Wow, grabe. Salamat sa suporta. Anong ulit size na pangu? May sugol.
Nagpa-patrol Mark Kevin in Pampanga. Yeah. Joke, idol, madaling araw na dito. Idol, buo na naman yung YouTube ko. Napanood ko na ang vlog mo. Uy, grabe, totoo ba? Salamat. Sobrang kinikilig ako. De, pero appreciate ko talaga, promise. Mark Kevin, may pa-ending ka pa. Nasa Lazada yan. Haha, o sige again. See you on next upload, idol. Idol nga pala, marami po bang mga kasino dyan? Konti lang yung kasino kasi hindi naman dito basta-basta pwede magkasino. Dito meron lang talagang lugar kung saan pwede magtayo ng kasino. Kaya, di ba dito, alam nyo sa mga napapanood natin, kapag gusto magkasino ng mga tao, pumupunta sila sa Las Vegas, di ba? Karamihan talaga yung kasino ka. Dito, sa amin sa Illinois, meron din kaming kasino pero hindi kasing bongga nung nasa Vegas. Pero meron din dito. Dalawa lang yata yung alam ko na meron. Pero meron. Dream ko po kasi mag-work dyan. Kapag nakapunta na ako very soon sa Chicago, may background po kasi ako sa casino as a CCTV operator. Ah, may ganun pala. Parang gusto ko yun. Gitero. God bless you and your family. God bless you to your wife and your family, Mark Kevin. Next, Bright Chua ulit. Bright Chua, pa-shoutout po sa kapitbahay nyo, Kuya Beans. Tara, shoutout. Asa na siya, ha? Uy, ikaw ate. I-shoutout mo nga to si, ano, si Bright Chua. Ayan. Halika, shoutout. Shoutout! Ayan na, yun na nga. Harold Badwan, asawa ni May Badwan. Ito matatandaan ko. Thank you, Kuya Vince. Di ako nawawala, laging present. Gawa ulit video. Ingat sa palagi. Sana makapag-vlog ka, Kuya, about sa mga pagkain dyan. Pag may time, thank you. Road to 1 million. Oo nga, no? Lumulobo na ako eh. Katabaan ko. Sige, pwede next time siguro. Sana hindi ko makalimutan to, no? Next is JL. Tama, huwag nila i-compare ang dollar to peso through currency. Kasi lalabas na mahal talaga ang gastos pagdating sa Philippine money. Alam ko maguguluhan talaga sila bakit natin sinasabi na huwag na i-convert ang gastos. Kasi kahit ako nung bago ako pumunta dito, isa din yan sa mga gumulo sa utak ko kung papaano ang way ng gastusan dito. Ganito na lang, sabihin na lang natin na ang halaga ng $1 dito ay parang halaga ng 10 pesos sa Pilipinas. So, yun, ganun guys. Tsaka, syempre, kapag kunyari dito ka na nga nag-earn, hindi mo na i-convert kasi nga, syempre, ano ka na, dollar earner ka na. So, kung ano yung kinikita mo, yun na rin yung pambili mo. Unlike, traveler pa lang, turista pa lang ako dati, or tayo, pag nagta-travel tayo to other countries, i-convert talaga natin kasi peso yung pera natin, di ba? By the way, happy birthday ulit sa inyo ni bossing mo. Paulit-ulit, mag-inom na tayo. Ano na? Road to 1 million subscribers sana. Sana talaga, JL. So, yun, salamat, JL. Apple Jane Marzonia. Paano po Kuya Vince kung high school grad lang pero nangangarap din makapag-work dyan sa Chicago? May mga opportunities po ba sa mga kagaya ko? Apple Jane, Apple Jane. Ang ganda naman. Apple Bottom Jane, Jane Boots, wait up. Joke lang. Kung high school graduate, oo naman, gaya nung sinasabi ko sa mga ibang vlogs, marami dito na high school graduate pero may mga work. Pero syempre, kung huwag ka mag-apply syempre kapag ang requirement is may bachelor's degree, which is college graduate. So syempre huwag mo na-apply yun. Marami dito mga work na high school graduate ang requirements. Marami, so huwag ka mag-alala. King Crisostomo, thank you sa pagsagot. Happy birthday, tol. God bless, more power. Good luck, idol, sa mga projects mo. Hintayin kita sa TV. Ingat lagi dyan. Uy, huwag muna kayo, huwag kayo umasa kasi pati nga ako hindi umasa kasi mahirap umasa, alam mo na. Sasaktan lang sa huli, ganun. Pero, salamat, Kim. Classmate. Ingat, ingat din. Palagi. Sana talaga. Rhea. Thank you sa pagsagot. Opo, feel ko kayo about sa denial ng visa. Actually, nagka-trauma na ata ako after nung time na yun. Grabe, no? Pag na-deny ka ng visa, masakit talaga. Para ka ng broken hearted. Sa totoo lang. Another question po. Tungkol sa college nga po dyan, kung itutuloy ko po dyan yung 1 to 2 remaining years ko sa college, ano po ang mas maganda for accountancy? Community college or yung mga universities po, since mahal nga po ang college dyan? Makakahanap po ba ako ng magandang work after graduating kung sa community college? Hindi ko na po kasi matuloy dito yung college ko since mag-21 ako March, next March. Which, mas matatagalan yung processing ng immigrant visa kung mag-stay pa ako dito. Totoo, so I suggest, since malapit ka na mag-21, pumunta ka na dito kasi kapag nag-21 ka, tapos di ka pa nakakarating dito, baka matagalan. Kasi may mga kilala ako na gano'n na nag-21, mas tumagal yung a bangers moment nila.
So yun. Yun lang naman yung just my two cents. Oh. Regarding sa community college or universities, pag sa universities, mahal talaga. Ang dami kong kilala dito na baon sa utang until now, ilang years nilang binabayaran. I don't see anything wrong with community college. College pa rin yun. So, ay nako, yung iba nga, diba? Hindi naman nakapag-college pero may work. Maganda yung, maganda naman yung kinikita. So, I mean, okay ako dun sa community college. Kung carry mo naman universities, G, diba? Noelito Dynasty. Salamat po sa pagsagot sa tanong, Kuya Beans. You're welcome, Noelito. Waray kwarta, 2,500 dito sa Boston, napakaliit yan. Pero Pilipino naman tayo, kakayanin yan. Meron mga paraan yan para magkasa. Pasok siguro yan sa mga welfare. Pwede ka siguro mag-apply ng food stamp. So guys, yung food stamp is benefit siya ng government dito kapag, yun nga, homeless nakaka-receive ng mga food stamp or yung mga unemployed ng matagal nakaka-receive yata ng food stamp. Correct me if I'm wrong. Sabi, food stamp na yan para libre na ang monthly food, tapos sa rent pwede kang maghanap ng roommate para mas mura, tapos sa transportation huwag bumili ng sasakyan kasi gagastos ka niya ng insurance at monthly payment kung hindi fully paid ang sasakyan. Gumamit na lang ng public transport. Tapos if possible mag sideline dapat meron extra hustle or side hustle para hindi lang 2,500 ang kita. At kung meron extra invest sa stock market, huwag ilagay sa banko kasi konti ilang ang interest. Actually may point si Waray Kwarta, no? Pero regarding dun sa 2,500, sa Boston nga naman, baka daw maliit. Depende kasi, depende naman yun sa magkano yung I mean in general yung cost of living, diba? Maybe sa ibang state yung 2,500 is malaki, hindi natin alam. So depende talaga yun sa kung nasaan ka. Yun nga, Pilipino tayo, marami tayong kayang gawin, hindi tayo mapili sa trabaho actually. Yun lang, I mean, diba, sa totoo lang. Tapos yung sa kotse naman, ako lang to siguro, or I mean, I beg to disagree, pero karamihan dito, kailangan talaga ng kotse. So, well, baka maarte lang talaga ako. Or depende rin siguro sa kanatira. Pwede ka naman gumamit ng public transport, like yung mga bus, train. Pero sa kung nasa suburb ka siguro, mahirap siguro yun. Unless yung lugar mo is malapit sa mga public transport. Sabi niya, maghanap ka daw ng roommate, pwede rin yun. Magandang idea yun. If you're starting to live here, siguro hanap ka muna ng roommate kung mag-isa ka lang naman para mas makatipid nga. Tama. Tapos yun sa side hustle marami. Gaya ko nga, nag-try ako mag-food delivery. Pwede kang mag-ride sharing, like yung Uber, yung Lyft, yung parang Grab sa Pilipinas. Pwede ka rin maging dog walker. Yun, basta maraming ano dito, sideline guys. So, tayo mga Pilipino masipag, so kaya yan. Leonido Orsal, very informative vlogs, salute sir. Salamat Leonido, marami pa. Subscribe. Jensen Cano, Nax Kuya Beans, artista na. More power, word of the day, like, don't comment but subscribe. Joke lang, grabe kayo. So, ayun, anyway, kung comment lang ng comment. Or wag na kayo mag-comment, mag-subscribe kayo guys. Zarina, thanks for sharing your advice Kuya Beans. Sana ganun lang kadali. LDR kasi kami 5 years na. Mahirap nga LDR, no? The last time we saw each other was 2019 for 1 month, tapos balik abroad ulit. Grabe naman, parang ang lungkot naman nun. So ngayon, 3 years pa ulit contract niya, and ako waiting for US na. So pag umuwi siya ng Pinas, ako naman ang wala na dito, diba ang complicated? And the thing is, we're both in 30s na, so it's like we are running out of time, we want to settle down na. I hear ya, I mean, I know the feeling. Pero hindi namin alam kailan ulit kami magkikita. And because of pandemic, di man lang ako makapag-tour doon. Kaloka! Hala, baka maging love advice na content mo pag sinama mo to sa next vlog mo. Char! O ba, hindi okay lang. Actually, yun nga, sabi nga nila, communication is key. Mag-usap kayo kung ano ba talaga gusto nyo. Kasi, gaya niyan, pag siya ang nagbakasyon sa Pilipinas, ikaw naman yung aalis. Ask yourself. Love advice talaga ito. Ask yourself. Okay ka pa ba sa LDR for the next few years? If the answer is yes, go for it. Kung hindi mo kaya or hindi niya kaya, sakit man, pero yun, I mean, baka doon papunta. Naiyak. Nakarelate, joke lang. I mean, you're in your 30s. Alam ko yan yung age natin na
wanna settle down. Kayo lang talaga makakasagot niyan. Siyempre, di ba? Kayo na sa relationship. Yun lang yung mga advice ko talaga. Mag-usap kayo. Kasi kung hindi kayo mag-usap, mag-aantayan lang kayo. You'll never know before it's too late. Tama ba yung sinabi ko? Basta yun. Hindi talaga kayo maging seryoso. Thomas Bautista. Hi, Kuya Beans. Present. Saan po kayong website naghanap ng work for H1B or EB3 visa while nasa Pinas kayo? Thanks po. Again, EB3 visa kami. Tapos yung wife ko yung naka-EB3. Since married kami, inad niya ako sa application or yun nga, sa petition. So, kaya ako nandito. Parang ano nga guys, saling pusa. Ganun. Regan Custodio. Sir Vince, paano po ba mag-apply sa US? Nasa Pinas ako ngayon, ano po ba tamang mag-apply as a sponsorship ng company? Dami na kasi ako in-applyan sa internet. Yun nga, gaya nung sinasabi ko, meron minsan sa mga direct sites na sasabihin talaga nila, mag-sponsor sila ng visa. Pero karamihan din naman na nakasulat talaga dun, we don't sponsor visa, you must be legally authorized to work for any employer in the US. Minsan may ganun nakasulat. So pag may ganun, X na, siyempre kung nang ano yun. Or try mo rin sa mga agency. Google mo lang, dami dyan. Or sa, may Jobstreet pa ba sa, active pa ba yung Jobstreet? So, napag-alaman ko guys, active pa yung workabroad.ph. Hindi to sponsored. Pero try nyo yun, Jobstreet, workabroad. Tapos search kayo sa, siguro may mga Facebook page ng ano, mga agency sa Pinas. Raymond Galang. Seriously, this channel deserves more subs. Wow, thank you. Not only that contents are fun to watch, but most importantly, informative. Keep on creating sensible and relatable contents, Vince. Panigurado yun, Raymond. Salamat. Remain humble and engaging. More power to you and your channel. Salamat. Words of wisdom. Palagi kong iisipin, no? Pero thank you talaga, Raymond. Winilin Torres. Go para sa mga business ad in financial management. Ask ko lang po, graduated po ako ng financial at tailor ako sa Yamaha for almost 5 years. Applicable po ba ang course ko para makapag-work? Meron po akong ka-LDR sa US. So, plan namin, pag na-citizen na siya, to follow niya na po ako. As fiancé visa, sabi niyo po sa last time na video, masarap magtrabaho pag mataas ang sweldo. Pero parang mas maganda ang mag-work sa Pinas. Medyo natatakot lang ako mag-adjust. Thanks po. So, kanya-kanyang ano lang din naman yun eh. Pacing, diba? So, yun nga. Sa simula, huwag ka matakot. Actually, hindi mo matakot. Parang ano lang. Curious, more like curious, hindi naman takot. So yun, you'll never know until you try it, di ba? Kung risk taker ka, go for it. If hindi ka risk taker, kaya ako nandito. So ina-explain at sinishare ko sa inyo yung mga experience ko. Overall, masaya. Well, syempre masaya din sa Pilipinas. Ibang kawork mga Pinoy, masaya kawork yung mga Pinoy. Syempre kasi Pinoy tayo, kakarelate tayo sa mga story ng bawat isa sa journey. Dito kasi sobrang diverse, iba-ibang lahi talaga dito, guys. Yun, go yun. Kapag ipipetition ka na niya as fiancé, maganda, 'di ba? So ngayon, enjoyin mo muna yung ano mo sa Pilipinas. Kukunin ka naman niya, 'di ba? So wala ka na problema doon. Masarap magtrabaho pag mataas ang sweldo, totoo 'yan, syempre. Marami kang shopping. Ano rin, makakatulong ka rin sa pamilya mo, makapag-save ka rin. Or makapag-invest, di ba? Kevin Joshua Dingding. Kuya Vince, in demand din po kaya yung course kong nasa field ng hospitality management? May mga relatives din po ko dyan sa Chicago, Illinois. Isa po ito sa mga paborito kong vlogs mo. Pakiramdam naming mga viewers, nandyan din kami. Salamat. Tour guide. Hoping na matupad ko yung American dream ko simula pagkabata. More power, Kuya Vince. Iisa lang rin po pala tayo ng lugar sa Paranaque. Talaga? Uy, nice. Hindi man ba yung course na nasa hospitality, gaya ng sinabi ko sa mga previous vlogs, feeling ko magiging in demand na ulit kasi opening na ulit yung mga ano, yung mga restaurants, yung mga hotel, yung mga nasa hospitality. So, feeling ko okay na ulit ngayon. Doon na ulit papunta. Ayun, so hello sa mga relatives mo na nandito sa Chicago. Salamat. Salamat sa panonood ng vlogs, Kevin Joshua. Mabel ko. Sir Vince, looking forward na makita ka namin sa TV. Grabe, malayo ang mararating mo, sir. Kaya ting positive lang. Tama. Ano po pala sitwasyon dyan sa US ngayon? Wala na kasi ako masyadong balita dito. Puro vaccine and poverty balita dito sa Pinas. Hindi na talaga natin more opportunity dyan sa abroad. Kaya kami dito kumakapit pa rin.
lagi ko talagang inaabang ang vlog mo, sir, para more motivation and hopeful pa rin in life. Maraming salamat, Mabel. Sobrang na-appreciate ko yung mga ganitong words of wisdom. Ingat always. Never give up sa 1 million mo, sir. Hindi talaga. Mararating mo din yan. Or kung hindi ko marating, okay lang. Parang bonus na lang yun. Pero yung mga nandito ngayon, kayo, okay na kayo sa akin. Wow. Ganon. Pero seryoso, bonus na lang kapag 1 million. Kasi parang lately, di ba, parang hindi healthy yung ganun eh, na parang ano, yung palagi na lang tayo nag-ano ng 1 million. Ano, joke ko lang naman yun. Pero syempre, gusto ko rin yun. Syempre, di ba, ayoko rin, hindi naman ako hypocrite. Wow. Bonus na lang yun kapag dumating man yun. Kung hindi, okay lang. Next, Mark Maceda. Kailan ka po nag-start ng trabaho mo, sir? What do you mean? Nag-start ng trabaho, as in trabaho? I graduated in 2012, so April ako nag-graduate. May may work na ako, diba? Ganun, sipag-sipagan. So, pero dito naman sa Amerika, nag-start ako mag-work 3 months after ako dumating. So, basically, wala talaga akong parang pahinga talaga na mahaba. Kasi mayroon ako ibang mga tropa, pahinga pa eh. May mga ganun-ganun. Napago daw sila mag-aral. Hindi ko dyan na-chance. Tawa lang ako. Pero sana na-experience ko rin yan. Pero pag ayoko, mukha kasi kong pera. Joke! Sana mapansin nyo yung comment ko, idol. Ayan, napansin ko na Mark Maceda. Don't forget to subscribe, brah. Bright Chua, bukas, 1M na to. 1 week ago tong comment na to. Pero hindi pa rin ako 1M. Joke lang, pero okay lang. Size 11 lang din, Kuya Vince. Talag. Okay, size 11. Ano, Jordan? Ako nga walang Jordan. Ay, hindi pala sinabing Jordan. Nasa isip ko lang yun. Pa-shoutout naman, Kuya Vince. Sana manotice mo. Anonymous LCM. Shoutout to you. Anonymous LCM. Hindi ko pwede lakasan kasi may natutulog. Natutulog si Bossing. Baka tayo paluin. Deshi Borges. O diba, di ko alam nag-release ka na ng vlog mo. Ano ba? Nood-nood din, ma'am. She. Korea CV. Brilliant creation you made. Keep sharing and hope to see you around often. Full plate. Oh, kanon. Maraming salamat, Korea CB. English ba dapat? Kasi, thank you so much for watching and thanks for watching the whole video. Korea CB. Tom Fajardo. Hello, Kuya Vince. Hello, Tom. I've been watching your videos for quite some time now. I'm really enjoying your content, especially with your Buhay America series. Apparently, I am a third-year student majoring in advertising arts. Wow, parang interview. With that said, adult life will really come sooner. I'm planning to get at most 2 to 3 years of experience here in the Philippines before I go there in America. I have my sister and her husband in California, so my first step is to move into their house first, EB3 visa, before I start on my own 2 feet alone. Basically, I need to find a job in California, but I don't know if there's a lot of great opportunities of creative field jobs in the US. Well, I can feel that there are many, but you know, doubts. My goal kasi is to live there in Chicago, Illinois alone, na bago dati, talaga NYC. To sum it up, I just wanna know if there are a lot of great opportunities in the creative or advertising or marketing field in the US. Example, events management. Ba't ganun magsalita? Events management, media planning, marketing, and etc. By the way, what state would you recommend for an artsy music inclined person like me with work and ambiance? Sorry, ang haba, lol. Ano ka ba? Okay lang. So, unang-una sa lahat to, maraming salamat sa panonood ng vlogs and for subscribing. Ay, hindi mo sinabi nag-subscribe ka, so please subscribe. Anyway, ano bang masasuggest kung ano ba yung unang tanong para sure wala ako na miss? Ito din, may tanong pala ako sa'yo. Bakit nagbago from New York to Chicago? What made you change your mind? So, kung ako yung tatanungin, syempre, bias ako. Sasabi ko Chicago kasi, pero seryoso, marami akong nakilala dito. Dito pa nga lang sa apartment namin sa building namin. Marami dito na nasa creative, na nasa marketing, yun nga, creative, at ano pa tawag dito? Nasa social media marketing, advertising, arts, fine arts, ganun. Yung isang kapitbahay ko na nakilala ko rin, ano siya, sa Google siya, na nasa advertising din. Tapos yung isa naman, nasa parang magazine na hindi ko, ano, basta in short, maraming opportunities dito
makakapag-isip ka ng tama kasi ang daming magandang, I mean, dito kasi wala namang pakialamanan eh. So, yun nga, marami dito mga magagandang structures, mga ano kayo, kumbaga yung creative mind mo, gagana. If not Chicago, tama yun. New York. Kapag nasa New York ka, makikita mo ang daming tao na sobrang artsy or ano sila, art inclined or music. Sobrang ano sila dito. Yun nga, fashion, creatives, advertising, sobrang ano yun dito, parang inain sa lalo sa mga edad natin. O, feeling bata. Lalo sa mga millennials actually. Ituloy mo lang yung ano mo, yung tawag dito, yung career mo kasi feeling ko okay dito yun eh. To sum it up, I just wanna know if there are a lot of great opportunities in creative or advertising, marketing field in the US. Oo, marami talaga, promise. No joke. Ang haba ng tanong na iksi na sagot ko. Pero, to sum it up din, okay dito sa Chicago kapag advertising, yun nga, music. Daimler Jerry, Kuya Vince, meron po ba mga skilled worker dyan? Oo naman, maraming skilled worker dito, no? So, kung gusto mo, Gina, punta ka na dito. Notado Pablito. Survey, new subscriber here. Thank you so much, Notado. May idea ka ba sa EB3 visa? If meron, saan po dito maganda kumuha? Sa Uncle's consultancy agency po. Ayan, gaya na sinabi ko kanina, Health Carousel. May sinabi sa akin yung wife ko eh. Avanti yata, wait lang, google ko. Depende, kasi itong babanggitin ko, parang ang specialty nila is for nurses. Ano bang career mo? Or anong work na mo na, or anong work na gusto mong gawin? Yung una is Health Carousel, the other one is Avant, AVANT. So yun, let me know kung may mga tanong ka pa, Notado. Next is Febi Rose Nepomuceno. Febi? Ito si Febi, kaklase at friend ni Wifey. So, Beans, aliw ng mga sagot mo sa comments. Napaka-informative, hope to meet you soon, Lodi. Salamat. By, dito rin siya sa Illinois, guys. Uy, Febi, kailan tayo magkikita? Layo mo naman kasi. Meet halfway. So, kita-kits. Ezekiel Cairo. Don't know if anyone gives a damn, but... Oh. Don't know if anyone gives a damn, but in less than 15 minutes, I hacked my friend's Instagram password by using InstaPortal. You can find it by googling for InstaPortal account hacker if you wanna try it yourself. Ano pa to? Spam? Hindi ko alam yung sasagot ko dun. Okay, so, hindi ko alam. Anyway, checking out now, looks to be working. Leo Donovan. Talaga ba? Wait nga, don't know if anyone gives a damn, but in less than 15 minutes, I hacked my friend's Instagram password by using InstaPortal. Talaga ba? Nakakatakot naman to. Anyway, hindi ko alam yung sasagot ko. So, yun na lahat ng mga comments today. Again, if you're still with me, if you're still watching this far, maraming salamat sa panonood, guys. Maraming salamat din. Sana na-enjoy nyo yung tour ko sa inyo sa Shed Aquarium dito sa Chicago. Sa mga nag-comment dun sa latest video, maraming salamat. If hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button. Again, click that notification bell para updated ka kapag may bago akong video. And follow me on my socials, flash on your screen. And I will see you on my next vlog. Bye!